Napakaginit na nga dahil isa-isa na naman po nagsusulputan sa kalsada ang mga kapitbahay nyo nagtitinda ng halo-halo. At iba pang treat na may kasamang yelo. Pero this morning, pang yellow favorites, bibigyan natin ng healthy twist. Alamin natin yung kasama si Mirna Frago. Good morning, Mirna. Hello, good morning. Good morning. Nako, ano yung twist sa inyong pang yelo? Ang nilagyan namin ng twist ang aming pang yelo, ginawa namin siyang gulay. So, bakit niyo po ginawa ito? Bakit? Kasi si my husband is a farmer and we're promoting gulay para sa mga kids. Right. Actually, nung nakita ko yung kalabasa, kasi ang tamis actually ng kalabasa kahit walang asukal. Okay, ano yung mga gulay na ginagamit niyo? So gumamit kami ng gulay na patok na patok sa puso ng ating mga customer gaya ng kalabasa, upo at saka mushroom. Medyo yung mushroom nagulat ako ah. Yes. So yan, pinapatamisan nyo yan? Yes. Oo, kasi hindi siya masyado matamis on its own eh. Yes. Alright, ibida mo na sa amin na yung vegetarian conyelo. Yes, so ngayon, sisimulan natin para kung paano magluto. Start natin kalabasa. Uh-huh. Then, after kalabasa, lagyan natin ng tubig at saka ng sugar. Yun. So, pakuluin natin siya hanggang sa lumambot yung ating kalabasa. Ito yung classic natin na nagpapatamis natin nung kunwari. Yes. Yung nagamit natin, kamote, di ba? Or saging, ito rin. So, asukal at saka yung ating tubig. At yes. Ano pa yung iba mga gulay na palagi mo pwede pa? O ito pa lang ba yung na-experiment? So far, ito pa lang yung aming naiisip na pwedeng gawin. Kasi yung napaka-versatile kasi ng kalabasa. Totoo. Kahit saan pwede siya. Absolutely. Mm-hmm. Pwede siyang i-mash, di ba? Para siyang substitute ng mashed potato. Yes, pwedeng cake, pwede siyang pansit. Totoo ha. Alright, so pagkatapos ito na yung kalalabasan niya, which is yung minatamis na kalabasa. Uh-oh. And then? Then, siya yung pag natapos siya dito, pwede na siyang dito ilagay. Yun. So, yun na yung base natin. Lalagyan na natin yung ating the usual na crushed ice. Yes. Magkano benta nyo rito? Usually, 59 pesos hanggang 90 pesos. Oh, okay. Depende yan sa size. Yes. Meron ba iba na naghahalo-halo sila nung sahog? Oo, meron. Pero iba na siyempre ang tawag natin doon. So, pag ganitong plain lang, conyelo talaga. Conyelo. At ito naman siyempre ating usual na ating natin ng gatas. Wala namang ibang flavoring yung gatas niyo. Talaga normal gatas lang siya. And there you have it. Ito na ang ating conyelo. Nakakaiba. Vegetarian conyelo. Yes, vegetable. I love. Ito naman yung ating mushroom at ito yung ating upo. Yes. Okay, upo. Thank you so much, Miss Mirna. Maraming Welcome. Salamat sa iyo, Miss. At syempre, maliban sa level up, hindi dapat natin kalimutan kung saan ba ito nagsimula. Susunod natin bibida ang classic conyelo, kasama naman si Jason Santos. Good morning, Jason. Good morning, Ma'am Susie. Yan, Jason, ano ito yung bibida nyo sa atin na classic sa ating mga Pinoy? Yes, alam naman po natin ang isa sa pinaklasik na dessert sa ating bansa ay ang saging conyelo. Totoo! Pero iba yung itsura ng saging nyo kasi Opo. Kanina pa kami naghanap ni Maris ng saging, hindi namin makita. Opo, actually po, nilagyan po na talaga namin ng twist ang saging conyelo kasi sisibugan po ng kasama kong si Heidi Losloso, tinawag po namin itong La Crema de Banana. La Crema de Banana. So, iba yung pagkakaluto ninyo. Please go ahead po. Opo. Nung so, inyong saging, kasi mas maitim yung sauce niya. Opo. Actually po, sa pagluluto po ng, paggawa po ng La Crema de Banana, syempre po, ang pinakasangka po natin ay ang saging na saba. Saba! Namiss ko ang saba. Everyday kasi kami kumakain na saba. Kaya lang si Ate Suna sa Italy. So, wala kaming supply ngayon. May dala ka pa bang extra nito? Ayan, meron po tayong dala extra, Ayan, Ma'am Susie. Ayan, dala ko lang. So, hiwain na po natin yung saging na saba sa cubes po. Maliliit po na cubes. Ayan, pagkatapos po, make sure po, lalagyan po ng tubig po. Yung ate. At kapag kumulong-kumulo na po ang tubig, iba po yung proseso rin po ng pagsasang. Yes, okay. Iba po yung proseso ng ating paglalaga. Kapag kumukulong-kulo na po ang tubig, ilalagay na po natin yung ang saging na saba. Alright. And after po niyan, maglalagay na po tayo ng asukal na pula po. Ilalagay so yung po order natin niya, kakaiba naman. Opo. Itong pinipilaan po sa inyo na dessert, magkano po ang benta nyo rito? Ay, murang-mura lang po ito, Ma'am Susie. Sa abot kaya po ng ating mga kababayan, ito po ay 35 pesos lang po. 35 lang? Opo. Oh my gosh! Pa-order! Opo. Hahaluin po natin at hanggang maabot po na maging malapot na malapot po ang saging na saba. At pag naabot nyo na po ang kalaputan, lalagyan po namin ng honey at konting asin po. Ayun, may konting honey. So ito na yung kakalabasan Opo. Niya. Opo, ito po ang kalalabasan. Saka bongga na may konting asin ha, para Opo. Hindi puro tamis. Opo. So gagawa po tayo ngayon ng isang serving ng La Crema de Banana. Ayun. Una po, maglalagay po tayo Sorry. ng...
Yun ay saging na minatamis po, nasaba. Iba yung itsura niya talaga eh. Opo. Ang deep ng pagka-brown niya. Opo. Gulat na. Ito na naman po, ang co-host ko na laging gulat na gulat na may food set up ko no dito. So, nagkabala ka pa ko. Narinig ko po, favorite talaga ni kaya sa kasamang Ivan ang saging at ang hindi po ito, buko po siya pero makapuno po yes, siya. Yes. So, lalagyan po tayo ng makapuno. Then after okay. po, maglalagay na po tayo po ng yelo po. Yun na, perfect. At syempre po. Nagawa ko daw ni Kuya. Ito po para. Ni Jason. Yes. Tapos yung magatas. Naku, wala akong kahilig-hilig dyan. Lagyan na po natin ng yelo. Yun na. And make sure po din yung yelo po nasa tama rin po kasi para po yung lasa po eh hindi po masyado tumabang. Masyado matubigan, ano? Correct. Naku, lima yung gagawin mo, Jason. Then, ilalagay po natin yung special cream milk po namin. Saging. Po. May order din ng gulay, ah. And then, siyempre mushroom, po. Mushroom. Kuya Lar, mushroom. Ang healthy eater ka. Ang syrup. Ah, may syrup pa. Uy, arnibal. Yes. Opo. Tapos, mayroon pa leche po, plan. Ilalagay na po natin ating pong special na leche plan. Kaya tayo nagkakanda leche-leche dito, eh. Correct. Oh, my gosh. Look at that, ako. Maraming salamat, Jason. Yan, ito yung mga rason talaga ba tayo, mga yes. Pinoy, kahit na iinitan ngayong summer, enjoy na enjoy pa rin dahil sa mga pampalamig na ganito. Look at that! Oh, sa'yo na to, Ivan. Ito po, it's got your name on it. Ang La Crema de Banana po. La Crema. Thank you, mabuhay ka. Parang awarding ceremonies lang. Salamat sa'yo, salamat Jason. Po.